Hi, this is me, Jenna Chachi, and you're watching me. So anyway guys, welcome to my vlog. And ngayon, itong vlog na to, hindi naman sobrang seryoso, pero seryoso na din. Yun. So I mean, ilalayo ko muna kayo sa pagiging pranksters ko, sa pagiging makahalo-halo kong content sa aking mga vlogs, no? Anyway, kaya po ako napavlog. Gusto ko lang pong erase ang ganitong concern o ganitong mga nangyayari. Actually, I know for sure na na sabihin natin napaka-simple naman ito, napaka-late or whatsoever. Bahala na kayo kung anong gusto nyo itawag doon. Pero ang akin lang is just lagi na po ito nangyayari. Lalo na sa mga tao na nagkakanda humirap. Nagkakanda ko ba magtrabaho para lang merong iuwing panggastos para sa kanilang mga pamilya. Napaka walang puso naman talaga ang gagawa ng ganitong bagay. And kung isa man kayo sa mga ganitong tao, no, sa mga gumagawa ng ganitong bagay, itigil niyo na ho. Kasi hindi rin po sobrang nakakatuwa, hindi po kayo nakakatulong. Lalo niya pa po pinapahirapan yung mga tao na naghahanap buhay para sa pamilya nila. Yung vlog na to is regarding sa Facebooking. Actually, matagal ko na itong gustong i-vlog, no? Kaso, kaya hindi ko po siya mag-vlog-vlog kasi ilang beses po na papaisip na baka ngayon lang to or baka may mali lang talaga or whatever, kung ano man ang reason. Pero hindi pa rin hindi pa rin valid. So, ang dami kong inisip, actually, bago ko to i-vlog. Sounds so negative, no? Kung mapapanood niyo po ito. Pero gusto ko lang pong erase kasi since ang kapatid ko at ang bayo ko is nag-work sa itong klase ng trabaho. Isa sila sa mga rider ng Food Panda. So, hindi ko inanong Food Panda, pero I hope Food Panda would do some way or some actions regarding with this matter. Kasi, sobrang hirap para sa mga rider na lagi silang nakakaranas ng fake bullying, no? Instead na nakakasahod sila ng maayos, na para sa kanila, para sa pamilya nila, ibabayad na lang nila sa mga pagkain na in order, tapos ika-cancel, tapos ipapa-shoulder lahat sa rider, no? Minsan, ang pinaka-malalang fake booking ng mayo ko noon is halagang 1,500 for a black label na alak. At dalawa pa po yun. Diba? Ang sakit. So, kung may mga kamag-anak po kayo nagtatrabaho sa ganyang taho, no? Alam kong mararamdaman nyo rin po yung nararamdaman ko rin ngayon. Actually, hindi ko naman dapat ako mag-react kasi hindi mo lang ako trabaho sa ganyan. Pero since kapamilya ko ang nag-a-run, gusto ko lang erase. And since nag-vlog ako, gusto ko rin erase, no? Na hindi sa lahat ng panahon, dapat tayo yung manggago, manloko, diba? I mean, pandemic ngayon, hindi dapat natin ginagawa yung mga ganyang bagay. Hindi ako nagmama-perfecto talaga. Ewan ko kung tama yung word ko yun. Kayo na bahala, comment down below na lang. Kung gusto nyo ko, i-correct. Alam ko naman lahat ng tao nagkakamali. Pero ito kasi, ito talaga intentionalidad. Actually, ito po, naubos na nga po nung partner ko Kasi binili na lang namin. Kasi actually, apat ito with a worth of 1,147 pesos. So, 1,147 pesos, some other people sasabihin, ay, meat lang naman yan kung para sa ano. Or sasabihin ng iba, kahit na. Wala ka naman magpulta ganyan, kalaking pera Whatever may the reason is, kumbaga lumalabas po kasi, abonado pa po yung rider. So, sa mga gumagawa ng ganitong bagay, ang akin lang is, i-stop nyo na po. I-stop nyo na po yung panggaganyan nyo. Hindi po kayo nakakatulong, lalo na po pandemic. Sobrang yan na lang po yung nagiging way ng mga ibang tao na magtrabaho sa ganyang klase ng trabaho. Kasi yan na lang po yung patok ngayon. Kasi maraming taong ayaw lumabas Maraming taong ayaw lumabas dahil natatakot silang mahawaan, magkasakit, or ano pa man. Sana man lang po, tagal ko siyang dinidisplay mo. Hindi ko pinopromote ang Jollibee, pero ito po, binili po namin isa sa ganito kasi nga naawa rin kami sa bayo. Good thing pa dito is pagod yung partner ko. So, syempre, nagutom. Naglinis So, iniinigyan ko siya na ito. Going back, so yun nga, tigilan na po natin, lalo na po yung mga gumagawa ng ganyang bagay, hindi po kayo nakakatuwa sobrang. Isipin nyo, summer ngayon, ang sobrang init. Nagpapakabad sila sa init para lang magtrabaho, tapos lolokohin nyo ng ganyan. Mag-order kayo, tapos ika-cancel nyo. Diba? Ang lakas ng trip nyo. Ano ba kayo? Wala ba kayong magawa sa mga buhay nyo? Magbanat kayo ng buto. Hindi yung ganyan.
Kawawa naman yung mga taong nakaras, yung kapatid ko rin. Na-Facebooking siya mostly yung mga milk tea. Aww. Pero mababa lang naman. It's like worth 300 pesos, something like that. Pero it's still na-Facebooking po siya. So, kailan po natin tatantanan yung mga walang kwenta-kwentang gawain na ganyan ho? At kung isa ka sa mga na-Facebooking, tablan ka lang. Sana mapanood mo tong vlog ko, no? Makonsensya ka. Okay? Pamilyado lahat ng haros na nagtatrabaho dyan. Hindi man pamilyado, tumutulong sa pamilya o may sariling pangangailangan sa sarili nila, huwag kang mandamay. Kung wala kang pera, isarili mo na lang. Hindi yung manloloko ka o order ka, wala ka naman pambayad. Titrip ka. So kung magmura, really talk talaga. Kasi ganun akong tao eh. Pag galit ako, nagmumura talaga. Pero since nandito tayo sa ganitong parte, ay titiisin kong huwag magsalita ng masama. Idadaan ko sa maayos na usapan pa talaga. Mahawa kayo sa mga rider. Huwag kayong sobrang sama. Huwag kayong sobrang ano. Para wala kayong mga konsensya. Manahimik ka na lang. Yung kamay mo, ipasok mo sa bulsa mong walang laman. Ikaskas mo. Tantanan mo magpipindot dun sa cellphone mo. Mag-o-order ka. Tapos wala kayong mapambayad. Sobrang seryoso nito guys. Ayoko maging negative dito sa vlog ko. Kasi kung makikita nyo lahat ng vlogs ko, tamang happiness lang, tamang tawa lang tayo, diba? May mga iba na vlogs ko na parang nagpapayo ako, nag-share ako ng sarili kong experience based on what experience before na bata ko, whatsoever. Kung mapapanood nyo po guys, no? Pero ngayon guys, hindi eh. Ang laking tulong po ng mga rider, no? Nilalahat ko po lahat ng rider. Mapagrab man yan, mapapudpanda or whatsoever, no? Sobrang laki po ang tulong nila, lalo na sa mga taong ayaw lumabas, sa mga taong hindi pwedeng lumabas. I mean, nakakatulong sila in a way kasi binabayaran natin sila kasi syempre yun talaga eh. Pero nakakatulong, isipin nyo, hindi nila kailangan lumabas. I-deliver na lang sa inyo yung pagkain. Naging safe pa po kayo. Eh sila, nasa pro na laging nasa labas, hindi nyo ba naisip? Magkano na pong kinikita kada araw ng mga yan, tas lolokohin pa po natin? Pagtitripan pa po natin? Naman po ganun. Ako nagre-react ako because meron akong kapamilya na nagtatrabaho sa ganyang trabaho. At ilang beses na silang nakakaranas ng ganyan. I just want to raise this concern. And Foodpanda, please, no? Foodpanda, please, do some actions, no? Hindi yung kabiglang kayo ng kabiglang kinikita. Magbigay naman kayo ng action regarding sa ganyan. Kasi kawawa naman din yung mga rider. Lagi silang abono. Ano pa isasahuran nila? Tapos pag nag-cancel, hindi na bayaran, minsan, ang masaklap pa doon, na-fake booking na nga, diba? Naku, sususpendin nyo pa ng 5 days, 3 days, or whatsoever. Ang laking bagay na po yan. Hindi ko po kayo biniblame, pero please do some action regarding sa mga nagagawa ng dummy account, ng mga na-fake booking, ganyan. Make sure na kailangan authentic. Authentic yung magre-register sa application nyo. Kung kinakailangan, magkaroon ng maraming proseso like sending an ID or kung ano pa mga identification yan para lang makaiwas sa ganyang mga nominan. Kasi kawawa naman po yung mga rider. Hindi lang po sa Foodpanda, in general, Grab or Tok-Tok o yung kay Dingdong Dantes, whatever na, bahala na kayo. Kung ano pa bang alam yung mga ganyang deliveries lang, iwasan po natin magganyan kasi hindi po nakakatuwa. Nakakasakit po kayo ng damdamin. Nakakawala po kayo ng gana. Ang daming pwedeng maramdaman ng rider pag nangyari sa kanya. Ang dami kong nakikita sa page. Ito sa amin, sa Sampaloc. Meron kami page na taga Sampaloc, no? Ang dami kong nababasa. Booking sila, pasalo naman po. Ganun eh, pasalo naman po. Baka may gusto pa po, may gusto po kayong bilhin na ganito. Baka pwede na... Ang daming nakikiusap na driver na gano'n. Awa kayo, tantanan nyo yan. Diyos ko, tantanan nyo talaga na ako. Hindi kasi ako ganitong tao eh. Ano ko eh, talagang very vocal ako. Pag ganito ako, talagang nagsasalita ako ng hindi malunok na salita. Pero talagang nandito tayo sa ganitong bagay. Ayoko na lang hindi magsalita na ano eh. Pakitantanan po yung fake booking na yan. No? Huwag po kayo mag-trip. Kung wala kayong pera at nag... aasam kayo kumain ng masasarap, eh, tumitig na lang kayo sa dyaryo, sa TV. At kung gusto mo may pambili ka yan, magtrabaho ka, magbanat ka ng buto, dumiskarte ka. Lalo na kung hindi ka lumpo, dumiskarte ka. Kaya ngayon, sana mapanood mo tong vlog ko para sa mga dalubhasang veterano, gumagawa ng ganyang bagay. Please stop it. Napapahirap kayo ng kapwa nyo, mga tao. Alam nyo, pandemic. Mandadamay kayo sa katarantaduhan nyo.
sorry ah kung masyado akong ano yun. Talagang pasensya na ako. Pero hindi po talaga kasi nakakatuwa. Kasi nung bayo ko, sunod-sunod ka pickbooking eh. Mula sa alak, mula sa milk tea, mula sa mga young chow na yan, mula sa mga buffalo wings. Hanggang ito po, ngayon lang po ako nagsalita. Nung talagang ito na, husto na. Hustong-husto na ho. At least kapag napanood nyo po ito, please huwag po kayo mag-hesitate na i-share. Please po. Kasi itong video na to, itong vlog ko na to, kapag nakarating to sa kung ano sa man nakarating, baka gawan nila ng action about it. Baka yung suggestion na sinasabi ko na kung mag-re-register kayo sa application nila, hindi man sa Foodpanda in general, grabe niyan, mangingi sila ng mga identification, mas makakalis tayo ng mga bogus, bago, mga scammers, no? Mga dummy account, no? Gumagawa ng ganyan bagay. Yun na lang po, please care to share na lang tong vlog na to, no? Please care to share, spread it, please po, spread it. Lalo na po sa mga naghahanap buhay ng maayos, lumang po ganyan yun. Alam kong may mga pinagdadaanan rin po tayo, pero huwag po tayong gumawa ng ganyang katarantaduhan. Hindi po nakakatuwa. Yes, I meant the word katarantaduhan. Why? Because katarantaduhan talaga yan eh. Mag-o-order ka, tapos ika-cancel mo. Mag-o-order ka, tapos ika-cancel mo, tapos kawawa yung rider, rider magbabayad. Happy ka na, no? Happy ka na. Na-satisfy naman yung kaligayahan mo, nakapanakit ka ng tao, hirap ka ng tao na nagtatrabaho ng maayos. Please, 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 care to share this vlog. Care to share this vlog po. Para ma-aware. Ang dapat ma-aware. At kung may mga kapamilya po kayo nagtatrabaho sa ganyan, mas malaking bagay po ito sa kanila pag na-share nyo po ito. Sobra-sobra po. Mas malaking bagay. Yun lang naman po ang aking gustong ibigay na sa loobin. Dahil hindi na rin po kasi maganda at hindi na rin po nakakatuwa, lalo na po sa nararanasan natin na pandemya ngayon. At sumasabay ba po mga ganyang klase ng tao? Hindi ko po alam kung mga tao pa po sila. Pero I hope na tao pa po sila nang makonsensya sila sa mga pinagagawa nila. Sobrang bullshit, sobrang nakakadismaya yung mga ganyang bagay. At hindi lang naman po sa mga ganyang klase din ng trabaho, kundi sa mga Shopee din, sa mga kung ano-ano pang mga riders na nagbibigay or nagdi-deliver sa inyo ng maayos, nagbibigay yung produkto nyo ng maayos, no? At if ever po man na makaranas kayo ng mga riders na talagang, let's just say, abusado, you can report them. You can report dun sa app na kung saan kayo nag-order, diba? You can report naman po. May mga siguro may mga FB pages naman po yan. Just in case di nyo sila marito sa mismong app. And I know for sure na meron silang FAQ. And may mga info din sila, queries na kung saan sila makakontak. Kung di ako nagkakamali. So yun lang guys. And I hope na bago ko i-end itong vlog na to is don't forget to like, share, and subscribe on my YouTube channel. And please share this vlog because sharing is caring. And yun lang po ang akin. So, share nyo lang po itong vlog na to. And I know for sure na marami itong matutulungan. At makakatulong po itong vlog ko na to kasi just to raise this kind of awareness. Lalo na sa mga taong gumagawa po ng Facebooking. Yun lamang po. This is me, Jana Chachi, signing out. Ciao.